Kamusta, kamusta guys? I-refresh mo lang. Baka andyan na. Kamusta kayo guys? Sa 52 lahat ang nandito ngayon. Maraming maraming salamat. Oy, Ron Cali Velasco, nandito ka. Kamusta ka dyan? Yes! Hello Rex LSS. Good evening. Ay, wait lang. Pasensya na guys. Meron akong mga pusang may sakit. At kung hindi nyo na itatanong eh, meron akong mga katabing may sakit. Kaya magtatanggal muna ako ng mga mukap dito. Dito ka na, dito ka na. Tumabi ka na dito. Ayan. Hello, Kiandro. Kamusta ka dyan? Hi, Haji. Hello, it's me, Jakers. Hi, Ben Gray. Hello, Almond. Kamusta ka dyan? Yes! Are you loving my strawberry hair? Teka lang, ano ba nangyayari? But parang ang dami kong buhok sa fez? Or wala lang, gusto ko lang mapansin nyo. Chos. Maraming maraming salamat kay Lord Ramos, of course. Ang napakabait na, ano ba? Kasi meron akong electric fan. Napakabait na nag-ayos ng aking buhok ngayon. Thank you so much. Ayan. Hi, Izzy Garcon. Kamusta? Nasa UK. Hi, Love Pageantry. Tita, totoo po ba na ikukulong na si Halu? Teka lang. So, 169 na nandito. May tip ako somewhere eh. Parang, hindi ko alam kung fake news o ano. Kumakain dito. Ha? Ano? Ah, talaga? Sorry. Wait lang, may mga milestone kami sa buhay dahil may mga kuting kami na medyo potty trained na. Ayan. Anyway, kay Madam Halu, parang may nahagip na ako somewhere. Hindi ko alam kung parang anonymous tip sa akin na parang may equivalent ng hold departure order or like watch something for like traveling. I don't know. Hindi ako masyadong sure. So, hindi ko naman alam kung ipapakulong siya over what? Utang ba? Parang hindi ko pa naman masyadong napagtututukan kasi wala. Masaya pang Philippine pageantry. Sige, babati mo na ako saglit. Total, nakaka 2 minutes pa lang naman tayo. Pero medyo jam-packed ang pageantry natin last week. Ha? Na-busy lang talaga ako, guys, kasi grabe, nagkasakit yung mga pusa ko. Lalong-lalo na si Bowie. As in, stress Marie. Kala ko talaga mamatay na siya. Nananahimik na ako eh. Hindi na ako nagsasalita masyado eh. Alam ko lang kailangan kong dalhin sa vet kasi pagkatapos ni Bowie, yung isa ko na naman pusa si Bean. So, nananahimik na ako sa life. Kaya hindi ako masyadong active ngayon sa pageantry. Although pasilip-silip ako. Alright, bago ako mag-summary na nangyari last week, mag-good evening muna tayo sa lahat ng mga nandito na mahahagip ko. Will Garcia, kamusta ka dyan? Joshua, kamusta? Na first time na nasa live ko. Kamusta? Kamusta? I wanna say hello to Peter Sapphire. Uy, kamusta ka dyan? Maayong gabi from Team Iloilo. Nako, pag-uusapan natin yan. Lumabas na yung mga videos ng Miss Universe Philippines, her story. Si Iloilo, sa totoo lang, isa siya sa mga pinakamatataas ko na nilagay sa listahan. Chikahin natin yan mamaya. I wanna say thank you sa unang-unang nagbato dito. Maraming maraming salamat. Sino to? The Pageant Cafe by Sir Lemon. Bagong-bago to, The Pageant Cafe. Maraming maraming salamat sa inyo. Yes, copper hair tayo ngayon. Pag nandun daw ako sa US na nakawin na ako, ano pa, parang kalakal lang dito. Ayan. Hello! Sino tong finally nakaabot na sa pal-live? Ayan. Maraming maraming salamat, Sir Lemon. Ayan. Edita! Hi! Kamusta? Na nasa Davao City, si Ultimate Ultimate Ear. Ultimate Ormond, hello naman dyan. Kamusta sa Bermuda? My gosh, napaka-international natin ngayon. Lalo, ang dami natin mga newcomers. Well, hello, Joshua. Na first time na nandito sa live ko, si Joshua Savellano ito. And of course, ating mga regulars dito na si Life Simple Choices. Nakita nyo ba guys, ang inyong mga classmate? Nagkita si Jan Van Gogh, nagkita si President Nina, at of course, ang addict ng Tita Lavinia channel na si Asher. Naghasik sila ng lagim sa Netherlands. Nagsama-sama sila doon. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Okay. Palagay ko, pwedeng-pwede na tayong chumika ngayon dito para pag binabasa ko mamaya, diretso na rin tayo sa
questions ninyo. So, again, maraming salamat. Yes, maraming nakakapansin. Thank you, thank you. Inintay ko talaga na sobrang pangit na ng buhok ko, na sobrang patay na siya, na sobrang puti na niya bago ko nagpasalon dahil wala lang. Para naman relatable. Relatable! Okay, very good. Thank you so much. So, I just wanna say a really quick thank you to some folks na nakasama ko sa isang press presentation kailan lang. I wanna say hi to J.R. Orsolino, thank you, and Raynel Alpay. Ayan, maraming salamat sa inyo and hello. First of all, very promising tong linggong to. Hindi tayo masyadong nakatutok sa Miss Universe at sa gulo nila. Medyo nalihis tayo ngayon. So, we are in approaching our 6th minute. So, medyo magre-recap na ako na nangyari sa linggong to. Hindi mo na ka makakapag-attendance o kaya naman makakapagbasa. So, hold your horses at magkakaroon tayo ng Q&A mamayang bonggam-bonggam-bongga. Pero bago niyan at bago ako makalimot, I wanna say hello to Donya Sheikha. Hello Universe! Hello Dubai! First time here! Thank you so much at welcome na welcome ka dito na chumika ng chumika. Okay, tamang-tama. 624 na tayo, 644. Paki-like naman tong video na to. So, magre-recap na ako. So, this week, okay naman na nangyari sa atin. Ako mismo may mga achievements ako pagdating sa aking travel. So, isa sa mga unang napuntahan ko this week is this amazing announcement by the powerful force behind Miss Universe Pakistan, Miss Universe Bahrain, Miss Universe Egypt. Now, the amazing Josh Eugen acquired the franchise for Miss Universe New Zealand at ang unang isasabak natin dito ay isa sa mga kakilala talaga natin sa industriya. Sa totoo lang, inaantay natin siya sa Philippine pageantry. Pero yun nga, since naniniwala naman tayo sa idea ng redirection, na-redirect ang magandang-magandang si Frankie Russell sa Miss Universe New Zealand. So, they staged a press conference, nagkaroon ng mga Q&A talk there, and then nagkaroon ng liwanag kung bakit siya mag-represent ng New Zealand, bakit yun ang ikikerry niya. So, I hope na nahagip-hagip niyo siya sa mga post ng mga media friends natin kasi nandun kami. O nga pala, happy Palm Sunday nga pala sa inyong lahat. Sa gusto ko nang dumaan sa simbahan kanina pero sobrang out of the way. Sorry God. Pero yes, happy Palm Sunday sa inyo. Ayan. So yun, agad-agad medyo nakakreate ng buzz si Frankie. Ang ganda ng muka, ang amyable. Mukhang buong-buo na siya ngayon. Naiintindihan ko siya kung hindi pa siya sumali noon. Ilang beses na rin pala siyang nag-try. I mean, like 10 years ago, nag-try na rin pala siya sa Miss Universe. New Zealand din yata, if I'm not mistaken. So, nandun na siya at na-redirect. Naka-shortcut siya ng husto. So, sana iariban niya na yan because international buzz, yun din. Ganda rin ng reception sa kanya. Eto, medyo sad ako ng very slight. Kasi pati ako, hindi ako masyadong nakatutok. Hindi ko akalain na pati ako, siguro dahil nagkasakit din yung mga pusa ko, kaya hindi rin ako tutok ng tutok. Pero kahit natutok siguro ako ng mga araw na yun, mukhang hindi pa rin pareho yung buzz. Akalain yung nag-deadline na ng screening ng Binibining Pilipinas. Medyo nakakasad kasi yung coverage doon, sakto-sakto lang, meron pa rin naman nag-cover, mangilan-ngilan sila na nandun. Hindi katulad ng mga ilang taon before na medyo nagkakagulo tayo. Meron pa rin mga notable girls na nakita ko na inaabangan ko pa rin. Of course, happy ako na one of my favorites from Cebu, finally, nationals level na talaga siya. Phoebe Godinez, I'm going to wait for you. I'm going to wait for your performance. Binibining Kanlahi, yung love child ni Marian Rivera na pwedeng Nicole Borromeo, pwedeng-pwedeng isabak sa Miss International, kung ganun pa rin ang hulmahan ng Miss International, definitely that's Vera Dickinson. And then, one of the girls na medyo inaabangan because para siyang mas fair or mas mistisang version ni Megan Young, itong si Crystal Jean de la Cruz, o kaya naman si Tala Jean, if familiar kayo. And then, of course, towards the end of the week,
naka-corona na naman ng Pilipinas. Wala ko masyadong alam sa pageant na to. Alam ko lang parang second year lang nitong pageant na to. So, bagong-bago to. Of course, Maria Gigante, deserved naman talaga niya. Pinahawak niyo ng mic, eh. Hindi pa kayo natakot noon. So, Maria Gigante is our new Miss Universal Woman 2024. So, sa lahat halos ng mga nailaban sa ALV pageant circle, mukhang siya talaga yung nakaangat talaga rin ngayon. Ayan. And then, meron akong niluluto na i-edit sa inyo, but I recently interviewed Miss Universe Philippines UK Christina Chok, classic beauty, very articulate of course, and you know, sexy accent. And then I also had the chance to talk to another cutie pie. I am so excited na maramdaman nyo siya, because ang gusto ko rin naman kasi kahit paano mag-shed light dun sa candidates na hindi masyadong napag-uusapan, kasi nanghihinayang ako sa opportunity. Miss Hawaii, Miss Universe Philippines Hawaii, her name is Bianca Tapia. Ang amiable, basta ang liwanag, ang amiable. Kung masungit kang tao, madadala ka sa mukha niya. Palagi lang siya nakasmile. Kung hindi siya nakasmile, nakasmile yung mata niya. So, nakakatuwa. Nakakatuwang makita na may ganun ka-positive na tao. And then, of course, ang aking huling update sa linggong to is ang pamamayagpag ng isang Marina Summers! Excited ako. Natuwa din ako sa direction na ginawa niya. Like, for bridal, I mean, she could have really gone over the top, like, super Erin Montoya, here, there, everywhere. But, you know, nandun siya sa tribal. Sobrang iniba niya. For me, it was like a subtle representation. Pero I'm sure pag dun sa stage na yon, sobrang ang ganda ng mix ng colors na yon. Ang laking contrast sa lahat ng mga naka-white. Ayan! Alright, so sige, mega... Magbabasa na ulit ako at magsasagot na ulit ako ng mga questions ninyo. Okay, Otan, kamusta ka? Good evening sa'yo. Absent ako last Sunday. My bunso died. Oh my God, na-feel naman kita, Otan. I'm so sorry. Hope your babies are doing well. One of my cats, sobrang under observation pa siya, pero katabi ko siya ngayon and he seems upright. He still looks very, very wet. But he seems to be okay. He's drinking water na. So I'm really hoping. As for Bowie, okay na sa akin na he's trying to hump whoever is available. So happy na ako dun. But yes, under observation pa rin sila. So sad. Alright, Lemuel, maraming salamat. Good evening sa'yo. Anong masasabi mo this week lang nagparamdam mga burlies ng binibini? Okay lang naman din. Siguro medyo uso na rin kasi ngayon yung hindi masyadong nagpaparamdam o kaya low-key lang eh. Intindihan ko naman din sila. Kaso lang, konti lang yung nakita natin. So, wala talaga tayo narinig din na buzz na may magbabalik na inaantay or like big name talaga na ilalaban natin ng patayan pa. Wala pang ganun. Wala pa akong nahahagip talaga ng ganun. Hindi pa household names tong mga binention ko sa inyo na names. So, nag-aantay pa ako ng parang, meron bang like celebrity dyan? Meron bang influencer somewhere dyan? So, medyo yun. Nag-aantay lang ako. As for yung iba. Okay. Hi, Mervin! Kamusta ka dyan pa? Attendance! Nakahabol. Heartwarming yung video ni VVVI. Ay, oo nga pala. So, sobrang busy ko kasi this week. So, mukhang tinatansya ko pa kung kakayanin kong gumawa ng episode. So, ayoko na kayong pag-antayin. Sa totoo lang, yung video ni VVV, kasama yan sa top 3 ko. So, i-discuss ko na rin din. Yung kay VVV, naalala ko na pag-usapan namin to nung na-interview ko siya. Medyo ngayon na lang ulit nahalungkat. And nagre-resonate sa akin yung video ni VVV. Na-mention ko to sa Tita sa Pageantry post ko kanina. Because, of course, I checked the news. Of course, I know what's out there. And, very recently, there were 2 kids who were found lifeless inside a vehicle. One of them was 2 years old. The other was 3 years old. And then, they were found in a car. And I was just, you know, I just couldn't help but make a connection because diba si VVV was like found in a car din, something to that effect. So parang sabi ko nga, maswerte pa rin talaga si VVV kasi, you know, she can still tell a story. And then yun nga, very recently then, there was another kid na parang diba
ginukbit lang ng isang kuya, binilhan ng damit kasi parang ewan ko kung natuwa ba siya o gusto lang niyang paglaruan yung bata o ano. Tapos yung mga netizens, of course, nakatutok ng husto sa mga CCTV footage up until na-trace yung bata. So, I just could not help but resonate with that video kasi it's timely and relevant to my country, the Philippines. Ayan. Okay. And then next ko, ni number two ko si Alexi Brooks. Because yung video ni Alexi Brooks, for me, it was the perfect balance of masculine and feminine. And I really like the very idea na parang, when Alexi Brooks talks about empowerment, it is so believable. Kita mo sa determination niya, kita mo sa katawan niya, kita mo sa galaw niya, sa pananalita niya, palaging may puwersa, palaging may purpose. Kaya dito yung mga nag-e-excel si Alexi, yung parang ilang linggo tayo na may mga sama ng loob yung mga fans, ba't ko hindi inaakyat? Kalma kayo kasi eto talaga yung magaling na parte sa presentation ni Alexi. Dito talaga siya pumupuntos ng gusto. Ang ni number one ko, guys, ang ni number one ko talaga ay si Stacy Gabriel. Tuwang-tuwa talaga ako sa very idea na napakaklaro ng message niya, ang klaro ng and ang decisive ng pagkakalatag ng videos and then yung clips niya. The mix of it's still so alta, but it's so dreamy, and it makes the very idea of caring for the lolas in the correctional like such a good experience. So, ang ganda na it was light, it was airy, and yun nga, may purpose. At alam ko kung gaano ka-legit to. Nakailang beses na rin nag-invite sa amin si Stacy na mag-participate dun sa causes niya even before joining Miss Universe Philippines. So, nakailang beses na rin ako nag-decline. Naalala ko sa Cebu, hindi kasi nag-aabot yung mga schedules namin. So, pero alam ko, tinatrabaho niya talaga yan. So, legit na legit. Ayan. I wanna say hello to Jervy na napuyat kaka-watch dahil sa third periodic exam. Naku, palakpakan naman natin si Jervy. Ayan, sana naman eh, may balik sa'yo yan, Jervy. Thank you. Hi, Jam Amihan. Kamusta ka dyan? Hi, tita. Love ko. Sinong love mo? Love ko ang post mo about preview. Pag-usapan natin to saglit. Kaso baka kapag nag-away si Napia at Heart, baka ikaw naman ang may kasalanan. Grabe no? Parang wa naman ako present sa mga fanbase naman ni Heart. Pero love your positive side about them. Thoughts po. Matagal ko nang sinasabi to dito simula nang pumutok yung issue na yan na parang bakit ba tayo humahanash? Ayaw ba natin na dinodominate yan ng mga Pilipinas? Feeling ko mahanash tayo kung yung mga shupit balors natin ang umaangat dun. So ako, na-conquer na natin ng universe, na-conquer na natin ng world, na-conquer na natin ng international. Feeling ko wa na tayo ibang pupuntahan kundi mag-fashion. And I don't know why people are even so hyper-magnified at looking at Pia, at looking at Heart. Eh, nandiyan mga naman, yung mga matagal nang nakapuesto dyan. Sabi ko nga si Brian Boy, nakapuesto na dyan. Nakapuesto rin dyan si Kelsey Merritt every once in a while. So, okay lang yan. Basta may Filipino domination. That's why gustong-gusto ko yung post ng preview because the headline or the title of the article was just so well crafted. I love the wordplay. Maybe because I'm a writer and I was like really really shitty at coming up with titles sa mga articles ko. Like alam yan ng mga nakakatrabaho ko kung gaano ako ka-descriptive sa mga essays ko, sa mga articles ko, sa mga sinasabi ko. Ganun ako kawali sa mga titles ko. So naiintindihan ko yung power ng isang title na sobrang catchy. In fact, sa mga videos ko, napakahina rin ng titles ko. Hindi ko talaga kaya yung catchy. That's why ang laki ng respeto ko dun sa pagkakalatag ng title ng preview kasi instead na ninumerohan mo yung dalawa, inakyat mo yung dalawa na parang dalawang Pilipina ang nakamataas na influencers dun. So, nakakaaliw, nakakatuwa lang. Yes, oh my gosh, Bobby Blas, kumusta ka dyan, Bobby? Sabi nga ni Ron, alam na ba ni Bobby Blas na may sakit si Pomi? Sabi ko, grabe naman. Sabi ko, kailangan alam ba ni Bobby lahat yon? But anyway, Bobby, maraming
maraming salamat sa iyo at good morning. Yung kittens ko, finorse feed ko na kagabi kasi masyadong maliliit yung mga katawan nila compared sa mga kittens sa baba. So sabi ko, chop chop, we have to catch up. And thank you so much. Sana ay okay ka dyan. Ayan. Who are your top two to beat in MUPH? Right now, VVV is steadily rising. She's so sophisticated. Pati yung social media niya, balancing-balance, in fairness. Ha? Parang force si VVV ngayon. And then Atisa Manalo. Atisa Manalo is also very consistent. Kaso lang, medyo she has to, I feel lang ha, work more on depth. Ang ganda ng narrative niya ngayon, very light. Ang ganda ng narrative niya na parang in control, black boss lady. Pero yun nga, kulang pa rin yung parang getting to know you. Level natin kay Atisa. So, Bobby, hindi ko masabing top two to beat. Pwede kong gawing tatlo dahil isa pa sa mga sobrang consistent dito sa competition na to, for me, si Stacy Gabriel. Parang pinag-isipan, pinaghandaan, pinagplanuhan. Yun talaga yung nakikita kong vibe sa ginagawa niya. And, yun. lots of strong candidates this year. And for me, I also like the idea of discovering candidates na wala masyadong buzz because they really have something more to offer. Kailangan mapakinggan din talaga sila. Ayan. Thank you, Bobby. Martha Chua, pa-attendance from Baguio City. Ayan, ako gustong-gusto kong bumalik sa Baguio. Kaso lang, ang dami kong pusa ngayon, medyo matrabaho. Speaking of Baguio City, ang ganda-ganda ng mukha ni Tara. Parang nakikita ko siya sa kung saan-saan. Ang ganda ng presentation. Parang minsan nga, nagtabi na sila ni Atisa Manalo. Magtabi rin sila ni Stacy Gabriel. So, sana steady lang. Ayan. Alright, sino pa mga nandito? Hi, Mega Firefly! Good evening! Ayan, kamusta? Sino pa ba? Ay, oo nga pala. Wait lang. Anong masisay mo kay Osmel na kinuhang members ng Miss You, CJ7? Well, siguro strategy din talaga nila yun para mas malapit sa Latin American market. And siguro kung sobrang tagal mo na sa pageantry, kung nasa behind the scenes ka, ito na yung perfect opportunity na i-fit talaga ni Osmel yung sarili niya doon. I mean, lahat tayo dito saling kit-kit lang naman din. Whether you like Osmel or not like him at all, I mean, he's been here. May ugat na siya dito. So, okay lang. Wa tayong magagawa doon. Bakit ba? May pwede siyang i-offer doon eh, di ba? Hello, Asher Abisala! Ayan. Sino pa ba nandito? Hi, Helen! Kamusta? Kamusta ka dyan na present sa live? Ayan. Naku, oo nga pala. Paulo de la Cruz. Ito na nga pala. Nakakasad yung news about Princess Kate of Wales. Napag-uusapan natin dito kasi paminsan-minsan eh. Diba? Parang napag-usapan nga natin minsan yung very idea kung bakit sila fina-force to speak about it kasi parang di ba may Spanish press or Spanish paparazzi na nagbabanta na. So, kung di nyo kami bibigyan ng update tungkol sa whereabouts ni Kate, ilalabas namin tong chismis, chika-chika na may affair si William. So, nung sabi nilang may announcement, syempre nakabantay din naman ako. In fairness ha, ang inisip ko naman, parang ibang bagay, posibleng ibang bakit. Hindi ko inisip na may cancer din siya. Ayan. And just because si King Charles ay may cancer din ngayon, so posibleng pumasok pa sa isip ko na it could have been like a divorce announcement or maybe just some clarification or like wanting pa to ask more time to recover. Hindi ko naman akala in a bombshell. My gosh. But I really do hope that she recovers. Wala eh. Hindi pa ako yung katulad ng tao na pag sinabihan mo ng C-word, optimistic. Kasi parang konti pa yung nai-encounter ko na yun nga, medyo nakaangat-angat dun. And siguro galing din kasi ako sa experience na yung mga, sabi ko nga sa inyo, may mga kaedaran ako ngayon na medyo nagsunod-sunod. May classmate ako na alphabetical order yung
kasunod ko siya noong grade school hanggang high school. O wala na rin pala siya. And then, may isa rin kaming kaibigan, colon cancer naman. Parang medyo malapit ka. Anyway. Hello, JC. Kamusta ka dyan? Oh my God. After 100,000 years. Nakahabol sa live from Calgary, Alberta. Ayan. Thank you. Nakahabol sa live. Ayan. Sino pa ba nandito? Hi, Beyond the Scrubs. Kamusta ka dyan? Tita Lavinia, visiting Philippines. Pwede bang part ako ng Lavinia Natics US chapter na kuhumayo kayo't magparami? Ayan. Hi, Paul Lee Season. Kamusta ka dyan? Lemuel, Tita Lavinia, wala ka bang nasagap na chika dyan kung may sorpresa ang BBP na magic for new titles in its roster to give these ladies a chance to represent the Philippines? Hanggang ngayon, pare-pareho tayo ng alam na every week since last year, pinag-uusapan natin to. Wala akong mabigay na hint sa inyo kasi wala talaga akong makuhang kahit na anong tip from the inside. Yun nga lang, hindi talaga mamatay-matay talaga yung balita na baka Miss World bumalik na sa kanila kasi di ba maraming mga franchise na nawawala din sa ALV. So siguro that's just wishful thinking, but you know, not too long ago, nakita naman natin parang may interaction si Miss Julia Morley na nag-attend ng Binibining Pilipinas. Sabi, nagka-moment daw sila. So anyway, sana nga mangyari yon para mas exciting naman yung mangyari din sa Binibining Pilipinas. Ayan. Hi, Gemma Mihan, Tita Lavinia, do you see the resemblance of Miss Lebanon of Miss World kay Kim Kardashian? Yes, lalo na yung mukha ni Kim Kardashian noong mga 2010, 2011, 2012. Tara Valencia of Baguio kay Nadia Ferreira. Yes, I see that too. Siguro is the sharpness. Thank you so much. Thank you. Harot. Ayan, nagpapakabait tayo ngayon dahil uhaw na uhaw ang beauty ko. Just like my hair. Mag-grapefruit juice tayo. Ayan, para healthy. Thank you! Hi, Dre! Tita, may tanong, may natanong na ba? Ayan na nga! Anong drink mo today? Ito na nga. Ano to? Grapefruit juice. Gusto ko, mahilig ako sa mga citrus. Chos yun. Mahilig ako sa drink. Ayoko na mag-expound. Okay, Dre, tita, may nagtanong na ba anong drink mo today? Ito na siya. I tried the milkies na iniinom mo dati and I loved it. O, diba? Parang carbonated Yakult. I just wanna share that I found a quite similar, really yogurt soda na zero sugar Sunkist. I will definitely go for this. Thank you so much, Dre. Let's write it down. Ayan, Sunkist. Go for the gold. Maraming salamat for the tip. Sino ba nandito? I wanna say hello. Hello. Kamusta ka dyan, Alexander? Ang ganda ng top mo. Thank you. Happy New Year. Go watch the feud. Okay, so I've been watching feud and then natigil lang ako sa episode 4 yata. And then I'm also trying to catch up the new look, yung kay Dior. Right now, like, we're super hooked on Shogun. So after nitong palive ko, we're going to try and catch episode 6. I cannot wait for Game of Thrones. I am dying here. I cannot wait for Bridgerton. I am dying here. But I am also really waiting to watch Dune 2. At para ma-prepare ko ang sarili ko, pinapanood ko ngayon yung Dune 1. Wala lang. Only because nabuhay ako nung panahon nung pinakaunang Dune. May kuya ako, may mga ate ako na mahilig sa sci-fi. Na pag-uusapan namin yan, nababasa namin yung mga libro na yan from back in the day. So, invested ako sa Dune. Ayan. Okay, sino pa ba nandito? Maraming salamat sa mga nagbato. Ayan. Uy, hello, Adam Orito. Maraming salamat sa'yo. Nakahabol. Have a safe, peaceful, and meaningful Holy Week. Guys, mag-ingat kayo. Alam ko may mga babiyahe sa inyo. Alam niyo naman yung mga sinasabi ng mga majujonda dyan, sa mga naunang henerasyon. Mag-ingat kayo sa mga biyahe ninyo, lalo na kapag Holy Week. Takaw, aksidente yan. Kaya kapit lang. Kung kinakaya sa bahay na lang, bahay na lang. Shows, ako pala yung may gusto nun. So, yan. Sa bahay lang ang drama-rama ko. I'm going to try and catch up and
mag-aalaga ako ng mga Junakis dito. But yeah, kung may mga plano kayo, hinay-hinay lang at ingay. Ingat din dahil mag-aano tayo. Easter Sunday naman yon. I'm sure makikita tayo. OMG! Yes! Otnix! Sa totoo lang, patok yung Neat Feet 3B. Thank you for sharing. Di ba nga, kahit na summer at hulos ka na, di ba parang humuhulas ka pa rin naman, pero ang minimal na lang, parang controlled na controlled. So, sorry guys, hindi naman ako expert. I'm just saying na nag-work sa akin kasi nga pawisin ako sa face. So, baka naman hindi mag-work sa inyo at hindi naman ako dermatologist or anything. Hindi rin naman ako expert sa ganyan. Kaso, yun nga, gusto ko lang i-share. Okay. Hi, Michael Mirror. Kamusta ka dyan? The strawberry ice cream, di ba? Is strawberry. Yun talagang pagkakasulat ng kanyang handle. Is strawberry ice cream is asking for my thoughts about Miss Universe Persia. Ang alam ko, hindi naman talaga siya Miss Universe Iran. So, hindi nila pwedeng gamitin yun. So, hindi ko alam kung anong klaseng arrangement nila, kung mga taga-Iran ba talaga na girls ang kukunin nila or may Iranian descent or parang mga Filipino community ba sa iba-ibang mga bansa. I'm not sure, pero it seems really promising. Sana tuloy-tuloy yan and sana talagang meron silang plan. Kasi nahagip ko somewhere na they were just waiting for an approval of some important like body. But anyway, sana mag-push tayo sa ganyan. Kasi it's, you know, kung inclusivity din lang naman ang pinupush ninyo, di ba? Bakit ba? Ayan. Alright. Hi, Keming B. Kamusta ka dyan, tita? May naradar ka na ba na girls na babalik sa BBP or magko-crossover? Radar. Alam mo, meron, kaso lang urong-sulong eh. So, hindi ko rin masabi kasi parang feeling ko nakabase yung desisyon nila hanggat sa very last minute. Hi, Rams Cuevas. Kamusta ka dyan? Tita, I love your hair color. Thank you. Ano pong shade yan? It's the shade Jessica Chastain. I don't know what shade this is, but I always tell the folks from Lord Ramos' salon, Jessica Chastain me. Ayan. Okay. Hi, Mega Firefly, Kaloka Tita El. May pa-Filipino community na rin ng Miss World Philippines, gaya ng MUP. So, expect din natin na may MWP, Northern California, Hawaii, etc. Siguro kasi parang dahil wala tayong masyadong maiusad sa Miss World, lalo na hindi rin naka-place si Gwen. So, medyo mas mahirap siguro manghikayat ng candidates ngayon. Siguro the next frontier or the new frontier is to go and check out girls from the Filipino communities all over the world. Maybe that would make more sense. Hi, John Luis Lalunio! OMG, tita, usapang House of the Dragon! Are you Team Black or Team Green? Team Black po ako. Pero mahilig din ako sa Green. Pero hindi ko sila bet. Doon pa rin ako sa Team Black. Kung bituka rin lang naman ang usapan, doon ako sa Team Black. Okay. Ay, si John Andrew Bugna ay umabot. Hi, Dre! Thanks, tita, pang palamig. Sa summer, meron sa 7-Eleven or Alphamart. Ayan, thank you so much. Hayaan mo. Bibili tayo niyan. Hi, Wisdom Tooth, pa-attendance from Queensland. Kamusta kayo dyan? Sa mga taga-Australia dyan, New Zealand, kung may nanonood man sa akin, kamusta kayo? Thank you for watching. Shisha, Shisha, Raya, Shisha, ano ba yan? Any thoughts on J-Lo being canceled? Wait lang, nasa kangkungan ako. Bigyan mo naman ako ng context. Usually, I'm on top of things. Kaso lang, wa ako alam dito, Dai. Baka pwede mo akong bigyan ng chichi about it. Speaking of nangyayari sa mundo, ingat-ingat din tayo. Kaya ayaw na ayaw ko talaga mga concerts masyado. Ewan ko, baka magbago isip ko para sa Radiohead. Kung sakaling maisipan ng Radiohead pumunta dito. Pero or Oasis. Pero hindi, kilala ko sarili ko. I would rather watch like an HD version online. Pero yes, I don't like going to gatherings. Like, it makes me like really jumpy. So, sa mga
tao sa Moscow, lalo na yung mga nawala ng buhay dun. Sana wala kayong mga kamag-anak or kakilala. O, alam ko parang wala naman din. Kaso lang medyo nag-resonate din sa akin kasi dun yung Miss Universe, eh, dun sa mismong hall na yun. Eh. And I think as of now, mahigit 100 na yung patay sa kanila. So sana tingin-tingin din kayo ng mga nangyayari sa news kasi wala eh. Magbe-blame game na naman yan sila. So, ang ending, nagpapatayan na naman sila on top of yung terrorist attack doon. Anyway, Mega Firefly is drinking Wendy's strawberry iced tea. Oh my God, that is so yum. May iced tea ako na binibili sa Wendy's na 1 litro. Ang yum. Hello, Ronald. Umaariba ang beauty ni Tita. Kasi straight ang hair ko. Kaya ano natin yan. Kaya excited ako magpakulay ng buhok ngayon kasi sabi ko, ay, haharap ako ng normal. Ayan. Hi, Jeremy! Kamusta ka dyan? Hello, tita. Nag-Earth Hour din po ba kayo? Yung mga kapitbahay kasi namin, hindi. Ako, hindi ako nakapag-Earth Hour. Nasa kalye kasi ako. So, hindi ko alam kung ano nangyayari. Ayan. Hi, Dansom. Paano na ang Panama, Paraguay, Peru kung may Persia? Feeling ko jusok pa rin. Diba? Hi, Dedrick Jed. Hello. I'm a hairstylist in Miami. Thank you. Your hair looks awesome. Oh, thank you. Kayo naman. Grabe naman kayo. Ilang. Ano pa? Magdadalawang taon na yatang pula yung buhok ko. Pambihira naman kayo. Bagong dye lang. Thank you. Nako. Si Dedrick pala is en route to the Philippines, kasalukuyang nasa himpapawid. Bet na bet ko yung mga balitang ganyan, mga may mga internet access, mga fly-fly. Ingat ka. Hello, EJ Sanctuary. Hello, Tita from Toronto. This is Sunday morning habit with my coffee. Yum! Nako, hindi ko ma-imagine sarili kong manood ng live ng isang tao ng sobrang aga. So, kung ginagawa niya yan para sa akin, maraming salamat. Hi, Gail! Kamusta ka dyan? Gail, balitaan mo ako, chika mo ako, dali. Yung Tala sa BBP, ang ganda niya. 19 lang siya, pero napakalaki ng potential. Pero yung Phoebe, ang ganda din. Aabangan ko yung balita na artista sasali sa Binibining Pilipinas. Pero tita, I love your hair. Thank you, Gail. Himayin natin to. So si Tala, alam ko, sumali kasi yan ng isang pageant na connected with Pro Media, if I'm not mistaken. So medyo inaabang-abangan. At 19, very promising, pero these days sa landscape ng pageantry ngayon, hindi ko maisip na magkukorona sila ng ganung kabata. Eh, para feeling ko hindi on-trend yung ganun. Si Phoebe Godinez naman, dati siyang title holder sa Hiyas ng Pilipinas. And she's a really smart cookie. Ito yung mga girls na nakakausap mo sa Cebu na duduguin ka ng ilong kasi mag-i-Englishan kayo ng mag-i-English. So, pati ako na English-English, napasabak ako ng English-English lalo dun, di ba? So, yun. On the comms side. So, okay siya. And then, may artista nga daw, hindi lang ako sure yun kasi may iba naman mga artist. Kung artista, sana si Kisses or sana si Kira. Tama ba? Kira Ballinger? May ganun ba? Ayan. Uy, hello! Mag-hello muna tayo sa ating mga classmates dito. Maraming salamat sa iyo. OMG! Kamusta ka dyan? Parade of Beauty! Nako! Gising na gising from Melbourne. Kamusta? Nakaabot at na-miss daw ako last week. Okay lang yan. Meron naman tayong reply dito. Replay. Ano ba yan? Na-confuse na. Love your hair, tita. Buhay na buhay. Siyempre, bagong day ngayon. Mga tipong hindi mo babanlawan ng mga 48 hours. Ayan. Tita, ano pong masasabi mo sa MEPH candidates? Ang daming Diyosahan, spread love and kindness. Bias ako. Doon lang ako sa aking alaga. At sana masuportahan niyo siya. Ira Patricia Malalunan. Ayan, Malalunan. Ano ba yun? Palagi ako nabubulol sa last name niya. Pero tinutulungan ko rin siya sa campaign niya. So sana maka-shift din kayo doon. So asensya na. Uwa ako masyado. Check ng other girls. Hindi pa muna ako nagsusnoop around. Ayan. Tsaka medyo na-confuse ako. Naglabas na ba sila ng official roster ng candidates nila? Parang hindi pa eh. Parang
nakikipagpatintero pa sila eh. Ayan. Thank you. AC in Finland, maraming salamat. Oh, Finland? Ano ba? Talaga ba? O handle mo lang yan. Pero kung ano man yan, hello Finland, maraming salamat. Not Kiffy Eater. Wait lang. Teka lang, na-confuse ako. Not Kiffy Eater. Ah, okay. So, iba. Okay. Thank you. Ayan. Oh, of course, Ron Sand. Kamusta ka na? Naku, gubuhay na buhay yung mga taga Down Under. Hi, Ron Sand. Good day. Of course, watching from Down Under. Please try Beat and Drinks at 7-Eleven. Ah, wait a minute, you guys. Let me write this down. Beat and Drinks. Congrats to Maria Gigante, Miss Universal Woman 24. Teka lang, seryoso ako dito. Talaga, meron ito sa 7-Eleven dito sa Pilipinas. Baka sa inyo lang. Beat and Drink. Ano kaya to? Anong flavor nito? Just. And yung isa, Sunkiss. Humihingi ng tips. Thank you so much, you guys. Talaga ba, Asher? May Finnish friendly ako, di ba? Hi, Nino! Hi, Tita! Ramadan Karim! Nice hair, Tita! Watching from Muscat, Oman. Oo nga pala, Ramadan na rin pala ngayon. So, sana kumapit lang kayo. Kung gutom na kayo, kumapit lang kayo. Ayan. Konting-konti na lang. Hi, Andre! Kamusta ka dyan? Nakaabot. Ano po palang balita sa BBP at sino ang bet mo? Bet ko si Shaira. Si Shaira na napakahaba. Gusto ko yung proportions ng batang yon. Si Shaira Rona, nagbalik loob na siya. So, aabangan ko rin na magiging performance niya because in the previous years, tumatak naman din siya sa akin. Ayan. Wala akong masyadong balita sa BBP kasi sabi ko nga sa inyo, medyo nalungkot nga rin ako because sa ibang mga years, mas maingay, even nung pandemic years nga, mas maingay yung screening, yung submission of application. So, ngayon kung hindi ko pa nahagip, hindi ko pa talaga masyado makikita. Kung hindi pa ako nag-check nga sa page ng Aces and Queens, hindi ko pa talaga makikita yung halos malaki-laking chunk ng nag-apply. Eh. So, palagay ko, marami pa rin na nag-apply sa online. Ayan. Hi, Yel Japan! Kamusta? Delayed ang cherry blossoms dito sa Japan kasi ang lamig pa rin yan nga sabi ng mama ko eh. Ang lamig-lamig nga din daw dun, di ba? Ah, hindi siya si Ofen Kifi. Ah, okay, okay. Hello, Elon from Slovakia. Elon, magkwento ko naman, ano bang buhay dyan sa Slovakia? Ano bang ganap nyo dyan? Hi, JP Mac! Kamusta ka dyan? Tita, wala po bang ASA sa BBP? Hindi yan. Dami nila doon. Andun yung, yun nga, sila Vera Dickinson, sila Phoebe Godinez. Yung buong group shot na nakikita niyo from Missology, from Bongtan, yun yung mga girls from Aces and Queens. Ay, talaga ba? Ronson beauty drink. Ah, so parang may collagen. Sige nga, try ko nga yun. Thank you. Thank you for the tip. Di ba nga, Pageant Pixie, Tita, may mga her story na walang sustansya. Di man lang pinag-isipan and walang sense ang sinasabi, pero mas madami naman ang umeffort. Alam mo, totoo yan. Well, hindi ko naman sinabing walang sustansya. Siguro yung production nila, for me ha, yung mga nilista kong paborito ko at hindi ko nilagay, hinit ko yung hindi ko nalagay sa... Ayoko kasi ng mga ganyang klase ng video na wala man lang speaking part si girl. Gusto ko, hindi lahat voiceover. Kung ako yung namimili ng ika-countdown ko. So let's say, may isang kandidata, ang ganda ng video niya, pero lahat voiceover. Parang medyo nagdadalawang isip ako nun. Yun yung parang isa sa mga criteria ko. Sabi ko nga sa'yo, mahilig ako sa malinaw na cinematography, tanawin, mga ganyan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako nakakalabas palagi. So, malaki ang punto sa akin ng mga katulad ni Bukid noon, katulad ni Leyte na palaging pakak na pakak yung mga videos nila sa totoo lang. Ang liwaliwanag, ang lutong, alam mo yon, ang crisp, ang
ang light ng narrative, para kang nanonood ng tourism video. Gustong-gusto ko yung dalawang yan pagdating sa mga video submissions. And then pagdating dun sa mga the rest na parang medyo nading ko, ang daming medyo pageant party ha. So, pasensya na. Medyo pumapageant ha. Umeffort yung mga Filipino community pero hindi naman din sila lahat pareho ng in-effort pero at least nakakita tayo ng more movement. And then, ang napansin ko lang kasi ako, mas open-minded ako. Si Ron kasi, siya yung minsan gauge ko ng katotohanan. Si Ron, papasok-pasok kasi ng kwarto habang nanonood ako, nire-review ko yung videos. Kada pasok niya, silip siya. Siguro mga panglimang pasok niya, nasabi niya, bakit lahat sila may issue? So, ibig sabihin, nakapuntos din yung mga videos na medyo light lang because hindi naman pala kailangan may sub-story. Kasi pag pinapagawan ka ng her story na ganyan, nalilihis talaga sa medyo lungkot-lungkutan na narrative. Eh. So, sabi ni Ron, bakit ano? Ba't lahat sila may issue? Sabi ko, hindi naman. Ayun. Yun yung naging observation ni Ron. Diba? Walang preno kasi si Ron visit eh. Hi, Horo! My gosh, Horo! Ang sugal na absent, ha? Hello from Tanzania. Wait lang, Horo. Ang daming ano dyan. Ang daming Tanzanite. Ang daming gemstones. Anyway, ang tagal kong absent. Ano nang chika sa leaked video ni Lolo Halu? Wala lang. Paandar. Talaga po bang sila din gumawa ng video? Feeling ko naman, hindi naman nila ilalagay yung sarili nila. Mukhang tama naman yung perspective na binivideohan din talaga sila habang nasa private meeting. Sabi ni Horo, Tita L, habang nandiyan si Lolo Halu at Lolo Ann, Uncle, mukhang ala tayo crown. Mukha naman, pero hindi naman natin pwede isugal yan. Eh, paano kung bigyan tayo ng crown? Paano kung makasakto tayo ng sobrang worthy candidate? Diba? Hindi natin pwedeng die up ang attitude natin. Kailangan na medyo may puwersa yung ano natin, yung gagawin natin, yung pag-prepare natin. Dapat hindi mawawala yung standards natin doon. Hello, Rio Ranara Bernadas! Maraming salamat sa'yo! Love the hair! Thank you! VVV's her story was not ordinary. And I guess this is really like such a shock for those na hindi masyadong familiar sa kanya. So ako, I picked up on a story, sabi ko nga nung unang sabak niya noon, hindi pa siya ganun ka-detalyado. But if you want, kung gusto niyo lang naman, pwede niyo naman balikan yung interview namin nung una siyang sumali. Ayan. And gusto ko rin yung idea pala sa video ni VVV. Di ba parang may isang shot doon na nasa palengke siya. Tapos gadgadan ng mukha niya. Tapos parang naging parang umikot sa kanya yung nagpan paikot yung camera. Tapos parang naging blur yung part ng palengke. So cinematic. Bet ko yun. Ayan. Thank you! Nagpapa-attendance, of course, si Rio Ranara sa Abu Dhabi UAE. Sa mga taga-Saudi Abu Dhabi dyan, alam ko, tinitingnan ko yung mga record ng nanonood sa akin. Ang dami nyo rin dyan na. Maraming salamat, lalo na sa mga tao na nandiyan sa region na yan. Thank you. Hi, Jermaine! Kamusta ka dyan? And, andito rin ang ating isa sa mga regulars. Hello, Doorbell Bar. Kamusta ka dyan? Happy Palm Sunday night. Attendance from Orlando, Florida. Nainggit ako. Wala na akong ginawa. Nauubos ang oras ko kakapanood ng mga dugong, ng mga manatees. At alam ko, sobrang dami nila sa Clearwater, Florida. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung Florida. Hindi ko siya ma-picture. Pero sana makakita ako ng ganun. Sana pwede ko silang i-hug. Pero alam ko, illegal. So, wag na lang. Okay, thoughts mo sa prognosis and repercussions on Princess Kate and King Charles' cancer? Siguro kung magiging realistic tayo, magiging malaking blow talaga yun sa royal family kung yun yung mangyari. Kung yun yung endgame nila. Hindi pa naman siguro yun yung end ng royalty, pero malaking impact nun. Kahit na may mga movements out there saying na
i-dissolve nyo na yung monarchy na yan, is taking up all our taxes, ganun-ganun. Wala, eh. History and culture and tradition nyo rin yan, eh. Sad. Hi, Fred! Fred Pineda, K-pop here. Wala naman ako alam sa K-pop, pero maraming salamat. Hi, Otnex! Tita, what do you think of Alexis' chances? Umaari ba na siya ngayon? Styling pa rin, medyo... May issue pa rin ako sa styling kasi... Although yung clothes are fine. Wala namang problema sa clothes, actually. Makeup is beautiful, pero yung hair pa rin talaga, di natin magawa ng paraan. And I think, hindi rin sila nagbabudge. So, matira matibay. Yun lang din talaga. Matira matibay yung dramahan nila dun. Diba? Sana nga. Alam mo, ang gusto ko sana hair ni Alexi, kung medyo iibahin lang nila ng konti. If you're familiar with... Wait lang. Nasa dulo ng dila ako. Wait lang. Josephine Baker! If you're familiar with Josephine Baker from the 1920s, sana medyo flinat nila yung hair niya tapos medyo nagwi-waves ng ganun. If you have the time to Google her up, please Google French-American dancer Josephine Baker. Parang okay sana na peg for Alexi. Ayan. And then... Sabi ni Otnix, while she can answer, I find it too flowery and not direct. I hope someone can give the feedback to her. So kung may mga nanonood man dito sa atin na medyo close-close kay Alexi, sabi ni Otnix, siguro sana mas direct ang gusto ni Otnix. Ayan. Hello, Ronsant! Awarding ceremony ka, Ronsant! Ano ba? Daming pa-video ng MUPH tapos sa final dog show. Oo nga eh. Kaya wag na tayo masyado sumugal sa final. Sumugal na lang tayo dito sa mga challenge videos. Ako okay lang. Hindi naman ako bored sa nangyayari. Pero na-feel ko yung decline. Na-feel ko yung decline ng interest. Kahit binibini yan, kahit Miss Universe Philippines yan, hindi kasing alive katulad ng ibang years. Nakikita ko ngayon yung diferensya ng... reception. Di ko alam kung, I mean, of course, it's still exciting, pero hindi pa rin ganun ka. Yun. Uy, hello, Chito! Kamusta ka dyan sa Bicol Region? Nagpapa-attendance. Jervy 19, tita, off topic. Ano pong ginagawa or ginagamit yung meds kapag may sugat po ang body ng mga cats nyo due to palaging kalmot? Iosin. Iosin spray. Nasaan na ba? Spray siya para siyang betadine para sa kanila pero spray form, ang bilis matuyo ng mga sugat. Try mo Iosin. Pag kailangan niyo na information talaga, pwede kong i-post somewhere. Wait lang, oiliness is ugliness. 'Yun, Iosin. Next. Hi, Real Brave Soul. Kamusta ka dyan? I super like your hair. It's like apple spritzer. Oh, I love the reference. Ayan. For me, VVV, Stacy, Christy, Strawberry Girl, and Atisa, ang top 5 ko for now. Watching from gloomy Dubai. I want gloomy. Let's exchange. Ayan. Oh, Jamamihan, I love the very idea. Tita Lavinia, thoughts po kapag nanalo naman sa Miss Universe ang isang auburn or redhead at ang pagkagaya po tumaya ng Miss World sa Miss Earth na green gown ni Carolina at European ang winner. Wa na ako masyadong hanash sa Miss World tsaka Miss Earth. Parang dumaan lang din naman ng Miss World sa akin. At guwapa naman ang mga kinoronahan nila for at least dalawang edition. So, push natin yan. Guwapa yung mga winners nila. As for auburn or redhead na mananalo, please! Gustong-gusto ko talaga yung mga ganong beauty. Lalo na kapag medyo light yung hair. Mahilig talaga ako sa redheads. Ayan. Okay.
Hi, Michael, kamusta dyan? From Riyadh, ayan. Naku, si Storm Mom ay nakaabot din. Naku, kamusta daw sila Bowie at Bean? Ito, si Bean ay tulog dito. Tatry kong pakainin siya mamaya. Naka-antibiotic sila ng gusto, guys. Nakakatawa nga kasi, well, joke, hindi siya nakakatawa, nakaka-stress siya. So, nagkasakit si Bowie, diba? Tapos, the next day. Kasi itong isang pusa namin, masyadong nagtatago sa loob. Di namin napansin na may sakit. Eh, kakasahod ko lang. Sabi ko, punyeta kayo. Buti na lang nagkasakit kayo ngayon. Kakasahod ko lang. Can you imagine kung yung mga tipong ora de peligro sa sahod? Tapos, wala kang extra, 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 extra. Eh, sabi ko, sige, kung magkakasakit kayo, kung ooperahan kayo, ready ako. Ganon. So, parang naghanda naman ako ng bongga. Kasi sabi ko, hindi talaga pwede ma-deads naman si Bowie. Parang, ano ba, mascot? Parang nakakalungkot naman. Speaking of, ayan na nga, kaya nasa listahan ko rin actually yung katulad niya ni Alex Rosales, gadagada ng mukha dun sa her story, si Albay, nilagay ko rin sa mga listahan ko yan kasi they really touched on animal welfare, they touched on animal cruelty, so again, very timely and relevant ngayon. May hindi ko kasi masyadong na-check, pero gusto ko sanang iakyatan. Tinatanong kasi ako dun sa nangyari nga kay Kilua, yung dog, na sana hindi lang siya occasional, sana hindi lang siya on-trend ngayon, sana talagang magkaroon na ng pangil yung mga laws natin against animal cruelty. Diba, Wes? Bagay kay Alexi yung hair ni Josephine Baker. Nako, pag may mag-claim yan, guys, at sabihin, mag-suggest ng Josephine Baker, sabihin niyo galing yan kay Tita Lavinia at dito sa channel natin. Kasi baka may sabihin, ay, bagay kay Alexi yung Josephine Baker. Hindi niyo alam yan. Just, anyway. Okay, Tita, have you seen Damsel na? Did you like it? Yes, I've seen Damsel. It's cute. I can't say like I like it. It's entertaining. It's something na pampaantok. Tamang-tama lang yung story. Saktong-sakto lang. At pampadami ng anda kay Millie Bobby Brown. Hi, Ike Mensan, na napakaswerte. Nasa Hokkaido. Kamusta ka dyan? 3 weeks na walang pa-live. Pero di bali, nasa Hokkaido ka naman. Burning red hair ka now. Yung goldfish mo sa likod, ang cute. Mga pirana yung mga yan eh. Yung mga fish ko dito, alam mo ba, palagi nilang dinideads yung mga janitor fish namin. Nakaka-apat na janitor fish na sila. Parang nakakatakot ng bumili. Parang feeling mo, ino-offer mo yung janitor fish sa kanila. Kawawa naman. OMG, Brizzy Bound! Ano ba? Magparamdam ka naman sa life. Maraming salamat sa'yo. Feeling ko, nadala ka lang ng redhead ko. Thank you! Namiss na kita. Maria Gigante, magaling ang performance. Pang MU worthy talaga. Siguro napapakamot na sila ng ulo, no? Parang, paano kung ito pala yung nilaban natin sa Miss World? Eh, kasi lang hindi rin naman kasi pwede kasi hindi rin yata nag-akyat ang Miss World ng age limit nila. Pero kung kudaan din lang at puwersa, pwedeng-pwede sana, no? Sino pa ba? Desert Goddess, hello! Sabi ko na nga, be. Mga taga-UAE dyan, ano ba? Nagsasanay puwersa kayo. Maraming salamat sa inyo, guys. Hello, Tita. Watching from UAE. Happy Sunday. Happy Palm Sunday sa inyong lahat. Okay. Tita, 73 questions for Tita Lavinia. What's your current TV character obsession? Lord Toranaga from Shogun? Because I am a huge fan of Hiroyuki Sanada, like pinagnanasahan tipong like type of fan. What's a must-have clothing item everyone should own for men and women? Anything black, vintage or new? I'd like to say new, just because I can't fit into anything vintage anymore. Leather or lace? Lace. I like the very idea of a hubadera look.
kung pwede lang ako maghubadera palagi, maghuhubadera ako palagi a la Florence Pugh. Ayan. Hi, Music is Life! Any update sa Miss Charm? Wa pa tayong update sa Miss Charm. Hindi pa ako masyado pinap... Ay, hindi. Joke yan. Hindi. Jam-packed pala ako nitong April. Sige-sige ang training. Tuloy ang training sa April. Baka May. Sana June. Mega Firefly, how about Shogun? Super love, super obsessed, super everything. Nag-try ako mag-watch ng episode 1 pero medyo na-bored ako. Feeling ko kasi ang target market ng Shogun is yung mga sumunod sa libro nun o kaya naman naka-ambon ng panood ng yung parang hindi pa kagandahan na production ng 80s. Ayan. Christian, makakaapekto kaya ang Viva Max stint ni Frankie sa Miss You stint niya? Posibleng makaapekto, but posible din, if she is honest about it, posible din na mapakinggan siya on a narrative for choosing that. Because I did a little bit of research here and there. Parang I came across a video saying na parang even if she got into like the sexy Viva Max thing, parang vocal siya on her limitation. So, I don't know. I wanna check. I wanna see how she goes with this narrative. I think it's going to be very interesting. Yes, bet ko si Alyssa Campanella nung redhead siya. Kaso lang nung lumaban siya, masyado rin siyang numipis ng gusto. So, nasayang ang freshness ng red hair. Hi, Job Javar! Kamusta ka dyan? Pabati po sa Banh Mian, Vietnam! Sikat ang BBP at MUPH sa mga Vietnamese. Oh, nice! Vietnamese people are rooting for Miss Charm PH already. And it was also so nice because the admin of Thai Sashes visited the Philippines for like more than a week, and he was also able to squeeze in a meeting with Krishna Gravide. So parang mukhang jive naman sila, ganda-gandahan si Krishna doon. Nice ng very idea na at least malaki-laki ang reach ni Thai Sashes, so hawak din nila yung fan base ng isa't isa. Hi, Moon Cherry, watching from Winnipeg. Life Simple Choices. Wala akong masyadong chika kay Angelica Lopez. But I am noticing some experimentations on her overall styling. So, nanonotice ko ngayon, they're trying out like different styles and pushing for something softer for her. As for Krishna Gravides, yun nga, naka-plot na yung mga schedules namin for training. Bakit ako naka-polka dots? Kasi hindi claim mo na yung polka dot, so hindi ko na siya pwede i-claim. Pero sa totoo lang, apart from yung mga itim ko na damit, Miss Polka, isa sa mga prints na meron talaga ako, from panty to bra, ay mga polka dots. Ayan, nag-reveal na ako ng something sa sarili ko. Sa tagal natin magkaibigan, di ko nire-reveal sa'yo. So, sana happy ka na. Ayan, si Tita Bion, na kine-question, bakit daw ako naka-polka dots? Exclusive, Diyos. Pia, heart? Hindi pwede mag-polka dots. Okay. Sino ba dito? Loko to si B eh. Ano ba? yan. Hi, video manager. Napanood mo na ba yung Irish Wish? Pinanood ko yung first few minutes kasi lang parang sobrang ambabaw. Kakayanin ko ba? Okay. Talaga ba milk tea? Sabi daw ni Milk Tea, true, walang nips yung movies ni Frankie. So alam ko may limitation siya. So gusto ko marinig yung narrative. If it's going to be something na parang, well, it is what it is. Or like, bakit? Kapag naganyan ako, hindi na ba ako pwedeng umangat? I really want to know kung anong magiging sagot niya dyan. I hope someone asks. Ayan. Hi, Music is Live! Super Josa ang first runner-up sa Universal Woman, si Miss Venezuela. Prototype siya sa Miss Universe. Nako. Medyo pahirap na ng pahirap ngayon. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang countries na kahit yung mga gusto nilang balikan ng mga beauty queens, medyo mas nagiging mahirap na ngayon na makapasok ulit kasi nag-iiba na yung rules, nag-iiba na rin yung dynamics ng pageantry.
sa atin pa nga lang, sobrang ang komplikado kasi may mga accredited partners. So, baka sila rin mismo mag-innovate. Hello, Holy Jason D. How are you? Love, love the hair. Perfect lippy color. Uy, may nagtanong pala ng lippy color ko kanina. I always go for combinations. This is, and I found out na mas gusto ko yung Pillow Talk ni Charlotte Tilbury na lip pencil. So, ang gagawin ko, ilaline ko siya lahat ng lip pencil. I-fill ko ng lip pencil yung buong lips ko. So, sobrang matte siya. Tapos, I will top it off with Clinique's Black Honey. Para, parang ang effect niya, medyo bitten lang. Ayun. Hindi bitten, bitten. Ayan. Thank you! Sabi naman ni Holy Jason D, continue ko lang, same kind ng feelings kay Alexi, may something that's not quite working. Malakas siya pero medyo kulang sa polish. QC and Bulacan are ahead for me. QC for me is not very consistent. Napapansin ko parang palagi siyang may problema sa videos niya. So hindi ko alam kung nagka-issue-issue siya sa mga creatives niya, pero parang palaging nawawala. 'Di ba parang may isang challenge sila na or photo shoot na wala siya doon. Hindi ko alam kung nagka-problema sa quality. So sana ma-polish ng husto 'yon. And as for Bulacan, isa siya talaga sa mga dark horse ko. Kung face lang ang labanan, lakas ng laban ni Bulacan, because she's so commercial. You've seen her in campaigns for Sunny's, other major campaigns featuring Filipino brands. Like, she has that very now. She's in the now. Yun yung like very look ni Miss Bulacan ngayon. Ayan. And then uy, salamat, sabi ni Laverne. I admire authenticity, kindness, and style. I wish you well. Naku, salamat. Dami mo naman ang sabi. Parang di naman ako ganun ka-kind. Ayan. Hi, Jay. Tita, honest question. Bakit ang dami mong nalalaman? Well-read ka. I think so. Sabi ko nga sa inyo, because I grew up in a house where I was the youngest member of the family. Most of them were at least 20 years older than me. So they didn't really have time to like talk to someone who's like as young as me. But they gave me a TV. They gave me free access to cable TV. We had books. We had magazine subscriptions at home. And I was just always so interested. Lalo na walang internet, so kailangan mano-mano ang research. So, maano lang talaga ako sa pop culture, life in general, culture, history. Ang bet na bet ko yan. Yan. And Pinterest. Laking tulong ng Pinterest sa totoo lang. Okay, Real Brave Soul. Tita, OT po, are you into city pop 80s Japanese? I am. This is because my mother transferred to Tokyo in 1984. So yung Tokyo pop na yan, my mother worked there. So a lot of my images of my mother were her sending us like really glamorous photos from the 80s, and she was in Tokyo. Tokyo was just so glam and so happening back in the 80s. So you know, every time she would send us videos and singing, yan yung mga naririnig natin, Midnight Pretenders, Plastic Love, Stay With Me. Ayan. Kasi yan din naman ang kinakanta ng nanay ko noon. Ayan. Hi, Wes. Tita, si Maria Gigante, malamegan yung ang peg sa Universal Woman. Good decision marketing strategy ng org since bago pa lang sila. Ang fear ko lang naman din kasi is every time may mga bago tayong org na nasasalihan, nagiging komportable tayo sa idea na makaka-place tayo or mananalo tayo. So, it kind of loses the authenticity dun sa pagsali natin. Now, in the case of Maria Gigante, posibleng iba to yan dahil bagong acquisition to, but wala silang maiba to because ganun ka-solid yung performance ni Maria Gigante. Hi, John Kenneth! Sorry na late. Maulan sa Dubai. Oo nga, sabi nga daw, malamig nga daw ngayon eh. Swerte niyo naman. Ayan. Wait lang.
Ooh, so we have new folks here. Music is life. Kumusta, tita? Sino po ang pinaka-face card sa'yo sa MUPH na masarap ipadala sa Mexico at magugustuhan ni Lolo Osmel? Face card. Nako, ang ganda ng Fez Lock ni Tara. Kung Fez Lock naman ang usapan natin. Gusto ko sabihin si North Cal, pero hindi ko maakyat-akyat si North Cal eh. May kulang sa preparation niya sa akin. Plakado siya, oo, pero mas celebrity siya sa akin than beauty pageant girl. Si Tara naman, minsan may ganun ding vibe, parang mas leading lady vibe kesa beauty queen. So, tingnan natin. Diba? Sabi ni Mega Firefly, tita, you are right, tita. Sobrang daming limitations ni Frankie Russell when she was with Viva Max. Ah, talaga ba? Okay. Sorry guys, kasi nung mga time ni Frankie Russell sa Viva Max o sa PBB, yun yung mga time na wala akong TV. Di pa ako nakakabili ng TV noon. Recently lang ako bumili ng TV. Mga past 2 years lang. Pero yes, wala ako masyadong nose sa idea ng Viva Max. Kailan lang din ako talaga nakakita ng mga video sa Viva Max na, ah, ganun level pala talaga. Soft pornish pala talaga ang Viva Max. Tigilan mo ako. Ano ba Viva Max? Meron ka subscription nun eh. Hayop. Trial lang. Trial, hayop. Libre ba? Aba, trial tapos nagbayad ka pa. Award! Award! Ako, hindi ko naman kasi masyadong, kasi nga, okay. Hindi ako, medyo nahuhuli ako sa ganyan kasi nahuli din ako nagka-computer, nahuli ako nagka-TV. Sabi ko nga sa inyo, medyo mahirap lang ako noon. Chos, mahirap lang ako noon. Kaya hindi rin ako maka-search out, even out of curiosity. Hindi rin naman ako maka-search ng mga ganyan sa mga public, public. Shocked kasi ako guys sa technology. Took me a long while para gumamit ng laptop, para gumamit ng teleponong touchscreen. Kasi nga, very old school nga ako. Ayoko ng technology. So, kung I come across something viral or something na pag-uusapan, something na medyo tabu, hindi ko rin masyado aware ako. Hindi ko na papanood palagi kasi ang setup ko is pupunta ako sa computer shop. Eh, alangan naman, di ba? Alangan naman yung computer shop ko dun eh. Di ba? Alangan naman yan yung i-search ko. Visit na to. Viva Max ka pa, nandito na ako. Ayaw mo pa. Walang bayad. Visit na to. Walang trial. Okay. Hi, Trabs. Nakaabot, pero nasa office pa. Happy weekend, guys. Naku, patapos na nga mga weekend damin dito. Uy, guys, sobrang kuratsa na ako. Next week, huwag niyo na ako masyadong hanap-hanapin. Chas. Travel Junkie, kamusta ka dyan? Tita, may Lavinia UAE chapter na ba? Solid, since Pilia, OMG, wala. Mag-form na kayo. Chas. Maraming products dyan. Tita, what's your her story? Hoy, ang profound! Pageant fan NYC. I am a hermit. Chos. Who happens to be surrounded with cats. Who leads a double life. Someone who's flamboyant on screen and someone who's introverted. Yung mga ganon, Chos. Wala! Yun ang story natin. Bida contra bida. Music is life. Tita, sasali ba sa Miss... Sasali ba si Miss International 2019 sa MUT? Ano pong thoughts niyo kung sasali? Sana hindi. Sana huwag na niyang bahiran ang natitirang dignidad ng Miss International. Sana naman hindi. Kasi bad trip naman yun, no? Ikaw ang pinakamatagal na Miss International sa buong history ng Miss International. Tapos ikaw pa sasali ng Miss Universe Thailand. Parang sad. OMG Miguel San! Hola tita from Spain! Buenas tardes! Mala Andalusian flamenco dancer ang polka dots. Thank you so much for the reference. Kung hindi nyo na itatanong, medyo umabot na ako sa punto na gustong-gusto ko nang i-enroll ang sarili ko sa flamenco classes. Umabot na ako sa punto na sa tamad kong ito ay nagtatawag na ako ng mga schools sa Quezon City para mag-flamenco classes. So yes, I feel you. Thank you for the reference. Hindi ko naman to pinili dahil doon, pero tuwan-tuwa naman ako sa visuals ng flamenco dancer. Dahil bet na bet ko talaga yan. Um,
Sabi ni Jam Amihan, Tita El Severushka po ng Venezuela, Miss Universe 1998. Bet niyo po ang pagiging Auburn niya. Yes, bet na bet ko. Justin, Frankie reminds me of Gona Dragusha. OMG, thank you so much for the reference. Nasa dulo na ng dila ko. Sabi ko, sino bang... Alam mo, she revealed, because someone asked her about her height. So she's 5'5". But she doesn't appear 5'5". And then we finally figured it out. Ang haba ng bias niya. Okay, that's fine. Even si Jessa Willar at 5'6", ang haba ng bias. Ang nakakatangkad pala kay Frankie is, ang haba ng leeg niya, parang si Pia, parang si Heart. Kaya kahit na yung buong katawan, hindi katangkaran, parang ang haba ng rehistro niya palagi. Yun lang naman. Dan Lester, tita, and I have a confession. No judgment naman mga tao dito. Palagay ko i-judge ka, pero tibayan mo lang yung sarili mo. Alam ko may mga supportive naman sa kanila. Ang sabi ni Dan Lester, reactive ako sa HIV last Friday. Masakit pero kailangan tanggapin. Minsan gusto ko ng kausap pero in denial pa kasi ako, but I never. Thank you so much for having the courage to have your photo there, your name there, and this very thing that you're sharing. I really appreciate this because ano pa bang ginagawa natin sa Sunday kung hindi din tayo nag-uusap-usap para medyo kumalma yung utak natin dahil same page naman din tayo dito. So, I cannot claim to tell you things that will make you feel better. Definitely, hindi ko naiintindihan yung ganyang klase ng emotions. Mabigat yung pinagdadaanan mo. Let's be realistic about this. At nakakatakot. Parang kailan lang nag-post ako ng something na kapag Sagittarius ka, gagawa ka ng paraan para hindi ka ma-hospital. Nakakatakot talaga yan. Pero ang alam ko is, if you contact the right people, if you have the right care, medication, it's manageable at hindi natatapos ang diagnosis ng isang positive sa HIV. So, Dan Lester, kung makakatulong sa'yo na sumisilip-silip ka dito at kung kailangan mo ng encouragement at kung gagaan yung loob mo na may community ka na hindi ka kakilala, hindi ka nakakausap ng direkta, nood-nood ka lang dito. Ayan. Sabi niya, sabi pa rin pala, na medyo naputol si Dan Lester. He lost his happy disposition. I must embrace my weakness and transform them into strengths. So, ikaw lang naman din kasi makaka-figure out yan kung ano yung mga gusto mong gawin sa buhay mo na parang hindi mo masyadong na-consider before. So, yes, do what you have to do. Paano mo mamamanage yan? Kasi mahirap din na mag-isa ka lang. So, you have to make sure na at least may kasama ka. Kung feeling mo hindi ka naiintindihan, basta may kasama ka lang, humanash ka sa ibang grupo kung kinakailangan mong may paglabasan ka ng hanash mo. Ayan. Hello, hello, Jervy. Tita, thanks po sa tips. In order ko na agad sa Shopee yung Ayuzin na spray. Ay, nagets mo. Ayan, buti naman, buti naman. Mabilis yung Ayuzin. Sana mag-work sa inyo. Ayan. Hi, Christian. Thoughts kay Marina Summers Runway, especially yung kanyang Yakan Tribe bridal wear. Ang ganda ng message. The mere fact na nakipag-collaborate siya sa Yakan Tribe, na hindi niya basta hinugot lang yun, mas na-appreciate ko. At mukhang binigyan siya ng basbas ng mga miyembro ng Yakan Tribe na nag-weave talaga ng costume niya doon. Ang ganda ng pagkakalatag kasi iniisip mo kung ida-drag race niya to, posibleng they take artistic license doon sa Yakan Tribe bridal wear, but I felt that they stayed true to, and it seems like they're also eating up a lot of Marina's offerings kasi parang I feel like it's so exotic to them. I know may mga magsasabi, tita, exotic is not a good word, pero you get what I mean. Like, feeling ko this is something so fantastical and foreign to them. That's why they're really soaking it up. And Marina understands this. I hope she goes for the kill. I know that there have been rumors. Minsan nahahagip ko yung mga sinasabi nyo dito saying, tita, fourth place lang siya. O kaya naman, tita,
ayun nga, fourth place lang siya or ganito, ganyan. Yun. Ano lang ako, optimistic ako kasi ang galing niya. And then, alam ko meron silang dance session somewhere, galing-galing niya doon. So just for that, alam ko nilaban niya ng gusto. Ayan. Tita, bakit sinasabi mong tamad ka? Eh, mukha ka namang hardworking. Grabe ka nga mag-grind. Hindi ah. Ano ko, naghahanap ako ng mga paraan para maging komportable buhay ko. What I mean is, ano ko, kung sa work pa, mag-hibernate ako, tapos pag naka-work mode ako, work mode talaga ako na, dito na, kasi I get easily distracted. Hindi ako makafocus talaga sa trabaho ng focus na focus. So, kailangan i-condition ko yung sarili ko. Kaya feeling ko tamad ako kasi palagi akong nag-procrastinate bago ako magtrabaho ng puspusan. Ayan. Hi, Musicals Life! Tita, kamusta po ang Q&A sessions ninyo ni Tara? Wala pa akong session with Tara ngayon. She still has one session. Hindi pa naman niya ina-avail. Open naman ako kung may ia-avail pa siya. Sana po maging malaking tulong ang husay ninyo para ma-improve ang comm skills niya. Guys, honestly, I'm not banking on it. I mean, they're not really making an announcement out of it. So I don't wanna keep on pushing that I have a connection with Tara. I do. I mean, yes, I signed up for 4 sessions of Q&A. You cannot improve with just 4 sessions of Q&A, guys. And I think that Tara is also working with other comm skills trainers. So, hindi natin pwedeng i-ano natin yan. Guys, ante, anong work ng nanay mo sa Japan? My mama is a senior citizen now, but she still has to continue working in preparation for coming to Manila. And she's currently working actually in Adidas, in a factory in Adidas. Ayan. Tita, what is your field of work? I am Bubbles, a writer. Primarily. So, I offer my services. These days, I offer my services for like Q&A if they want. And then maybe also script writing every once in a while. But prior to all of this, I wrote for magazines. Fashion and bridal magazines. Ayan. Hello, hello. Sino ba mga nandito? Hi. NYW. Ano ba 'to? Lau Sikran. Okay, jirap na jirap. Tita, say mo sa first time ni Vina, OMG, push natin 'yon. Alam mo team Vina talaga ako. Ramdam niyo naman 'yan eh. So, alam ko she will give her best. At kung mag fourth time pa 'yon, huy, grabe na kayo ah. Bastusa na talaga pag hindi niyo pa ibigay kay Vina yan na. Buti sana kung petik si Vina, eh hindi naman. Hello, the fourth floor. Maraming salamat. Sending healing vibes to Bowie and Beans. Bowie, Beans! Bowie, maraming salamat. Pero feeling ko kakayanin ni Bowie. Si Beans ang nakabantay kami ng gusto. Yaan niyo, pagtapos ng palive ko, kakain na rin kami. Papakainin ko na rin tong dalawang to. Sino pa ba? Ano ba, Asher? Hayop naman to. Pwede ka naman sumika sa akin na hindi nagbabato. Nakakaloka. Dahil relevant to my school's... Ah, kasi sa school assignment. Legit na community tayo dito. So, kuya, kapit lang. We're here for you in spirit. Oo nga. Kapit ka lang dyan. Wala naman din talaga kami masyadong tulong na mabibigay. Kung kailangan mo ng tulong, though, financial man yan o ano. Of course, open tong mga platforms namin. Mudra, nasa palive ako. Bakit ka tumatawag? Nakakaloka ka kapag pag sinagot ko yan, mapuputol tayo. Awarding ceremony ka. Sorry, hindi ko masasagot. Hi, Limitri. Tita, what's your take on fashion creative directors leaving the labels despite being good with their craft? Limitri, I read something about this in one of the fashion pages that I followed. And apparently, kahit na gano'ng kagaling si designer talaga, and this happened to Raf Simmons at Dior, kung hindi nagta-translate talaga sa sales yung galing mo at nagki-cater ka lang sa isang market, parang hawak ka rin talaga nila sa leeg eh, kasi andali pa rin nila ikaw i-let go. So, kung leaving the label, again, tayo pa ba? Ang
pipigil sa very idea ng redirection. So, totoo lang itong mga designers na to, nagme-merry-go-round lang naman sila. Nag-trip to Jerusalem lang naman sila sa mga fashion labels. Like, even before Maria Grazia was part of Valentino and now she's doing well with Dior, and mamaya-maya, baka mamaya, siya na rin ang nasa Chanel, di natin alam. Milk Tita, Tita, push kayo ang 60 candidates ng BBP. Parang ang hirap gawin. Parang ang hirap gawin kasi parang anim lang ang nakita natin. Pero hindi natin alam kung sino yung mga nagpadala online. Ayan. Sabi ni Layton, Dan Lester, I know you're positive. Be optimistic. Ayan. Sana kayanin. Hi, Cedric! Sana manotice nyo. Ang tagal nyo na akong taga-subaybay. Ooh, hello! Love your new hair. Very aerial. Thank you. Nako, sige, bigyan ko pa kayo ng... Nag-message ako sa live mo! Hindi ko mabasa nung may-message mo sa live mo. Ang dami-dami kong message dito. Nakakaloka naman tong nanay ko. Dito pa talaga tayo, chichika. Ano ba? Ano ba? Anong message mo? Wait lang. Nasaan ka? Hindi ko mabasa. Anong pangalan mo doon? May tumatawag. Hindi, tumatawag yung nanay ko. Sabi nila, may tumatawag daw. Mama ko yun. Ano ba? Ano ba, chika mo, ma? Ulitin mo nga. Ulitin mo, hindi ko mabasa. Ay, Justin C. Ah, talaga ba? I sent you a message on your personal IG weeks ago. You still haven't acknowledged. Justin, wow, ako knows. Parang normal naman yung nakikita ko sa DMs ko. Walang naka-gray out or anything. Wow. Bakit? Kailangan ba may approval? Meron ako napansin sa IG. Personal account, di ba? Bakit ganun? Pasensya na, Justin. OC ako, so hindi pwedeng hindi ko siya makita. OC ako to the point na kailangan ino-open ko siya bago ko siya burahin o ano. So, sorry. Send ka na lang ulit. Di ko talaga alam. Nakikita ko yung account ko. Walang naka-bold. Naka-gray out pala sila lahat kasi naka-scene zone yan. Ayan. Hi, Adrian C. Ayan. Sino pa ba nandito? Hi, Kimi. Sobrang thank you sa weekly live mo. Nakakatulong sa mental health. Naku, sana naman. Ba't di po mag-pause ang binibini for a year para hindi mangawit ng matagal ang delegate sa Miss International? Tsaka parang downgrade ang dating 60th compared sa glory days nila. Kasi, di ba, hindi na sila nagpa-pageant nung pandemic. So, kaya rin talaga tayo na delay-delay kasi dahil yan sa isang edition na hindi sila nagpa-pageant. Kaya matagal na nakapwesto si Hannah Arnold kasi medyo late na siya na ipadala sa Binibining Pilipinas. Hindi nila pinalitan si Hannah Arnold, tinuloy nila hanggat sa umokay na. So, ang pagkakaintindi ko, hindi na talaga rin sila pwedeng mag-push because yung edition last year, that should have been their 60th year. Pero nag-technicalan sila dahil may isang taon na hindi nag-push ang Binibining Pilipinas. So, ngayon nila gagawin ang 60th year and I don't think it's in the cards na mag-pause sila precisely because they have been preparing for this. Ayan. Yuri Takahashi, wa naman ako nakikita dito. Ay, ayun. Hi, Yuri. Ito na pala yung nanay ko. Sorry sa call ko. Sabi na nanay ko, sorry daw, tumawag siya. Pero ano yung chika mo? May chika tong nanay ko, dito pa chumika talaga. Okay. Sabi ni Dardell Barr, Dan Lester, there's a lot of medication and treatment options, resource centers, support groups. It's manageable in your life. There are no roadblocks, only detours. Positive outlook and perspective. Dan Lester, if you have contacted or reached out to Love Yourself,
please do. Sila yung organization na nagre-reach out sa amin sa Titas of Pageantry. They also partner with the likes of Catriona and Pia. Solid yung care at saka yung work na ginagawa nila. So if there is a way for you to reach out to them, check out what you can do, how you can manage this, how you can live normally, of course, and how you can also overcome like your mental issues, mental health issues, try to reach out to them too. Ayan. Sino pa ba? Uy, Justin C, pasensya ka na. Message ko ulit. Promise, wala talaga ako nakikita at all. Ayan. Sino pa ba to? Or tatanga-tanga lang ako sa Instagram. Ano kaya? Hi, Dot! Hello to my favorite Lindsay. Nasaan ba si Lindsay? Ni tulog na tulog. Pero papakita ko siya sa iyo kasi cute siya. Kuni! Niyan. Kuni! Kuni! Ayan si Kuni. Hi, Lindsay! Ay, sorry. Antok na antok pa. Okay, sleep na. Ayan. So, nagra-wrap up na ako, guys. Maraming salamat sa inyo. Nako, Vince Matira, oo nga. Medyo late na talaga tayo. Hi, Joseph. Good evening. Jong Alvarez. Hi, tita. Nalalakasan ako kay Leyte na mention. Kasi Leyte, bakit masyadong focus yung mga pageant analysts sa mga frontrunners? Di ba nila napapansin si Leyte o selective lang? She can win actually. Hindi ko alam. Basta ako napapansin ko si Leyte. Palagi siyang polished. Parang palaging pinaghandaan yung mga videos niya. Lumalaban siya at ang haba ng legs niya. Ayan. Sabi nila... Ay, sabi ni Dorothy V. Jones, Bobby and Everbilena eye pencil liners used to be my top Filipino MUAs. Really black, even in pictures, does not budge. Ooh, yum! Yung Everbilena, alam ko palagi silang nag-i-innovate. So, marami silang mga events ngayon and then they really support like local pageantry. So, palaging may mga... activities, even Miss Universe Philippines there. And then right now, I'm also preparing one girl for Mutianam Pilipinas. Isa rin yan sa mga pinaghahandaan namin, which is yung Everbilena appearance niya doon. Okay. So there. Hi, Angel 28 from Manteca, California naman. Ayan. Willie Manawag, let's support Dan Lester of the community. Yan, God bless everyone. So guys, maraming salamat sa inyo. I will go now. Magtatapos tayo ng 1,390 ang nanonood sa atin ngayon. At maraming salamat. Nag-extend na tayo ng bonggang-bongga. Thank you guys. Makita-kita tayo. Sana makagawa pa ako ng maayos na video sa Her Story. Pero hindi ko mapapromise kasi sobrang jam-packed talaga ako ngayon. Pero okay lang yan. Enjoy your holiday. Thank you guys. Ingat kayo.